Sa welcome interview ni Jamichael Green ngayong araw sa team ng Golden State Warriors, mga idol, ay parang excited nga siya na maglaro na para sa team ng Golden State. Kitang-kita nga sa kanyang reaksyon sa kanyang muka habang siya'y nagpapaliwanag. At ito nga mga idol ang kanyang napangako sa mga Warriors fans pati na rin sa team ng Golden State Warriors na kanyang matutulong sa upcoming season. Sabi niya coming in and playing hard nga daw to be a dog. Do the dirty work. Tulungan nga daw itong si Draymond Green. Knockdown shots and play defense. Yan nga mismo ang mga dinadala niya sa ibang mga NBA teams kagaya na lang nung sa Clippers mga idol at netong nakaraan lang sa team ng Denver Nuggets. At siguradong masandi ng Warriors na gagawin yun niya ni Jamichael Green sa kanilang team. Kilala nga siya bilang isang tough player mga idol. Parang kahilera niya nga itong sila Patrick Beverly, itong sila Draymond Green. Kaya nga good addition ito para sa team ng Warriors mga idol. Siguradong mas magiging tougher team nga sila. Mas magiging maangas, mas magiging siga kumbaga. Dahil mga idol sigurado ang ibang mga NBA teams will come at them ngayong sila ang reigning defending NBA champion. Para bang merong target itong team ng Golden State Warriors sa kanilang likod. Kaya nga sa pagdadagdag ng isang very tough player ay siguradong matutulungan ito ng team ng Golden State Warriors ng malaki. Pero anyways mga idol, pag-usapan naman natin itong ang team ng New York Knicks. Dahil nag-umpisa na nga mga idol ngayong araw ang NBA patungkol sa alleged tampering nga daw sa pag-sign kay Jalen Brunson. At mga idol, kagaya nga nung nabalita natin nung nakaraan ang mga possible result kapag naging guilty itong New York Knicks sa tampering ay maaaring makancel yung kontrata ni Jalen Brunson sa kanila. Maaaring ang kanilang executive ay ma-fire, maaaring nga silang ma-fine ng millions of dollars at pati na rin mga idol maaari din silang mawalan ng mga picks. Ayan nga ang siguradong ikinakakaba na ito nga ang team ng New York. Kapag naging guilty sila, isa dyan ang kanilang parusa. Pero kapag not guilty sila, ay siguradong makakahinga ng maluwag ang team ng New York Knicks. Panguling balita naman tayo mga idol. Ito nga daw isang anonymous GM ay sinabing ititrade niya nga daw muna si Jason Tatum para kay KD bago niya nga itrade itong si Jaylen Brown at si Marcus Smart. Well mga idol, hindi ko alam kung sino itong anonymous GM na ito. Pero isang sigurado dyan na mali nga ang kanyang sinasabi. Siguro lahat tayo ay mag-a-agree na mas pipiliin nga natin si Jason Tatum kesa nga kay Jaylen Brown. Hindi naman sa sinasabi nating hindi magaling itong si JB. Pero mga idol, malinaw naman kung sino sa kanila ang better player. Pero mga idol, kayo ba? Ano bang opinion nyo? Sa tingin nyo ba itong anonymous GM na ito ay tama na i-trade nga daw muna si Jason Tatum bago si Brown at Smart? Or isa nga itong malaking pagkakamali? Komento nyo lamang mga idol ang inyong mga opinion. At yan nga lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!